Hi guys! Welcome dito sa Desahan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate is the reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Your energy. Your energy. The Queen of Air. So, more information sa'yo. Queen of Air and what? Nimbody mo energy. The Blue Dragon. More information sa'yo. The blue, almost all blue, claro, no? Upright to, clarify ko ah. Upright to. Yeah, pero upright nga. Puro nga upright to para. Oo, para. as you see, parang... Ano to, namumugot ng ulo? Clarify ko lang, namumugot ka ba ng ulo? parang kinadena ka kasi napaka-strong mo. Ayan o, kinadena ka ba? Kinadena ka energetically? Hindi naman. Ano ibig sabihin itong card na to? Anong ibig sabihin niyan dyan? Ano niyan? I-clarify natin para sure ball. Ah, okay. May nangungontrol sa'yo, no? May nangungontrol sa'yo. Meron. Knight of Wands. Oh, binubuhusan ka ng negativities ba yan? Negative energy. Negative energy ang binubuhusan sa'yo. Oh, may nangungontrol sa'yo. Nakukontrol ka pa ba? Na nabubuhos sa'yo ng negative energy? Ah, nakukontrol ka pa daw, nagagawin ka pa niya ng scheme. So, ayan, ginagawin ka pa ng scheme. Oh? Ayan, oh. Bakit kanya gustong kontrolin? Ano yung tao ba yan? Yung nabubuhay ng negative energy? Tao ba yan? Tao siya. Dating mo bang karelasyon yan? Ay, hindi. Malapit lang ba sa inyo yan? Yung nabubuhos ng negative energy sa'yo na tao? Ah, manapit lang at malungkot siya. Hindi siya kontento sa buhay niya. Hindi siya kontento sa kung ano meron siya, no? Ah, hindi siya stable emotionally. At may gusto yan sa'yo? Yung nabubuhos ng negative energy? May gusto ba yan sa'yo? Wala naman. Baka same sex mo, no? Baka pareho kayo ng ano. At naiinggit ba yan sa'yo? Kaya matamlay siya palagi? Naiinggit siya sa'yo? Ah, naiinggit siya sa'yo. Emotional siya. Matamlay siya kasi naiinggit siya. Madami daw kasing wala sa kanya na meron ka. Ganon. Oo. Madami daw na parang buo ka ba? No, buo. Kompleto. Siguro may pera, may looks, at attractive pa, at mabilidad pa, gano'n, naiinggit siya sa'yo. Malapit lang sa inyo. Bata pa ba yan yung nabubuhos ng negative energy sa'yo? Let's see, ah. Hindi, matanda na ba yan yung nabubuhos ng negative energy sa'yo? No? Bata. Ay, matanda na. Ano ba yan? Paro kayo ng gender ba? Ng taong nabubuhos ng negative energy sa'yo? Paro kayo ng gender? Hindi, magkaiba kayo ng gender. So, kung babae ka, lalaki siya. Kung lalaki ka, babae siya. No, naiinggit siya sa'yo. So, ayan, ito ka. Full of courage, strong, brave, courageous, and you speak the truth. And klaro yung mind mo. Parang x-ray yung mata mo dito, no? And you see behind the mask, no? You see fakeness. Oh. Parang nakikita yung nakikita mo lahat ng kapikian. Queen of Swords. Parang Queen of Swords yun eh. Queen of Air, no? Ibig sabihin mabilis yung isip mo, mabilis mag-isip and mabilis mag-comprehend, apprehend. Mabilis mag translate, no? Mabilis mag-translate or intindi ng mga information, no? Full of courage makikita sa buong personality mo, no? So strong, courageous talaga, and walang bahid ng kapikian kasi blue. So yan,
So, more information sa'yo. Ano pang yan yung body mong energy? Ano pang energy mo ngayon? Wisdom. See? Kaya nga, ano yung totoong tao ka eh. Kasi wise ka eh. Ganun yung wise na tao, no? Hindi yan magsisinungaling yung taong may wisdom o wise na tao. Kasi, may integridad yan, no? Yung tao, walang integridad yan ang mga nagsisinungaling. Walang integridad yung mga tao nagsisinungaling, you know? Pag taong may wisdom o wise, honest yan, totoo yung sinasabi niyan, hindi magsisinungaling yan kasi wise nga eh. Oh. Yung sinasabi nila na sinungaling at mapanin lang, deceitful yun. Foolish yun, kabaliktaran. So yan, kabaliktaran ng wise, di ba? Ikaw, full of wisdom ka, ang dami mong alam. No? Mga hidden pa yan, mga walang alam yung iba, alam mo. Oh. Malalalim. At possible may spiritual wisdom ka and marunong ka mag-obserba eh. Nag-obserba ka. Kung yung iba'y chismis ng chismis, ikaw, obserba ka ng obserba o nag-obserba ka. Oh, yung sila nagsisinungaling, nakikita mo, nagsisinungaling pala. Nalata mo. Sasama lang loob mo eh, pagka marunong ka magbasa ng kahit expression ng tao, ng mukha ng tao. Kahit yung, madali lang naman ano yan eh, malaman, di ba, yung expression ng mukha ng tao, madali lang actually. No, parang, ano nga lang yan eh, parang basic lang yan eh, no? So, pero ito, ibig sabihin, mas malalim yung mga nalalaman mo. Mga profound yan, kadalasan mga profound and deep, no? Possible na mahilig ka maghanap, no, sa mga hindi makikita, no. You see things, you see those cannot be seen by anyone or many people. Kasi mahilig ka mag-seek ng wisdom. Mahilig ka mag-seek ng karunungan, kaalaman. Mahilig ka mag-obserba. Kahit sa anong bagay, mga ganun. Kaya nakaka-accumulate ka ng wisdom eh. You're a wise person in short, right? You have a good judgment. Ganyan yung wise na tao, no? And hindi ka, ano eh, yung deceitful, hindi ka deceitful. So, yan. Ano pa? Baka meron pa. Ano pa ang energy mo yun? Ano pa energy mo? Healing and knowledge. Parang, palabasa ka, mahilig ka magsaliksik talaga, ayan o, parang nagiging power tool with the dragon here, sumisimbolo ng power, strength, and ano pa ba yung simbolo ng dragon na? Authority, parang luck, fortune, no? Yan, dyan ka nakakuha ng mga yung ikaka-asenso mo, ganyan, sa pag-learn, sa yung pag sa saliksik mo, ganyan, no? May nakukuha kang mga knowledge, information, kasi palabasa ka nga eh. Mahilig ka magsaliksik talaga, oh. Mahilig ka magbasa din, no? Ganun yung personality mo. At mga parang malalalim pa yung inaaral mo, inala mo, mga ganun, na out of this world, pwede rin gano'n, out of the box, mga ganyan. So, we have here the healing. Possible healer ka, nakakagamot ka, or you're, dumadaan ka ba sa path na, ano, na natututo kang, parang it's a path, no, na, ng natututo ka manggamot. Baga, hindi man ganun ka, ano, oo, yeah. Parang it's a path na natututo ka manggamot. Ganyan. Na makapagpagaling ka. Ibig sabihin, pagaling ka ng pagaling manggamot. Parang mas lalo ka nagiging biyasa manggamot. No? So, ganun. And also, we have here the... kanina pa to, no? Yeah. So, magaling ka manggamot. Makakagamot ka. Katulad ng ano, exorcism. Manggamot mo ba yung mga biktima ng exorcism?
Ah, oo. You're fearless na magtaboy ng mga demonyo, jablo, mga ganyan. And we have here the balance. Yes, you're... So ibig sabihin, para kang ano eh, you have an authority, you know, with the justice card here na may sword, no? No? To give justice sa mga sinasalbahe, ng mga evil, ng mga mangkukulam, mga ganyan. Oh yeah, yeah, yeah. Evil, demonyo, mangkukulam, mga salbahe yan eh. Mga demonyo na yung jablo, mga ganyan, mga evil spirits, no? You have that ability to do that, no? Go away. Parang ganun. Umalis ka sa katawan niya, demonyo. Umalis ka sa katawan niya, mangkukulam. Udas ka. So, ayan. Kasi pagka mangkukulam, mga demonyo na yan. Lumalabas na sa energy niya, demonyo sila. So, ayan. Kaya nga, I don't know kung mabilo, ano pa ba na tao yan? Tao pa ba yan? Diba? Tao pa ba yung mayan? Lalo kung sanay na sa pangulam at gawa ng dark magic. Mga ganyan, dark magic yun. Meron pa ba interesting about sa'yo? Ano ba yung malalaman sa'yo na interesting? Something interesting. Very intuitive ka, no? And also, busilak yung puso mo. Ganun talaga pag mga... ano mga wise na tao, mga busilak yung puso niya, may empathy yan. At honest pa yan, yung sinasabi, yung mga katotohanan. Ganun yon, hindi maamin namin ng mga baliktad yun. But, so yan, kasi sila daw yung, ano, lahat ng, nasa kanila daw yung good qualities, pero kabaliktaran. So yan, so we have here, parang noto yung sarili ba? Ano yung kagaya mo? Totoo yung mga pinasasabi mo. Kasi sila, puro kasinungalingan. At pinapaniwala nila yung sarili nila. Napapaniwala din nila yung sarili nila sa kasinungalingan nila. Pati yung ibang tao, napapaniwala nila sa kasinungalingan nila. Kasi parang silang nagsisinungaling. Oh. Kaya para silang ano, mga uto-uto ng mga sarili nila. So, ganun. So, ayan, meron kang faith. Always naka-look up ko sa taas, no? Na... kung ano man yung dinudurog mo sa itaas, ganun. And talagang busilak yung puso mo, kind-hearted ka, mabuti ang kalooban mo, as you see. And bukas yung third eye mo, or nakakaramdam ka, or malakas yung senses mo, intuitive ka, as you see. Yun yung intuitive, meron mga psychic abilities yan, no, pag intuitive. And you can talk using your mind, sa intuitive din na tao. And you can send messages using your mind, your intuition. And also, you can send signs, no? Using your intuition. You can grasp the information from the divine spirits. And also, sa mga intuitive na tao, makareceive ka ng messages nila, no? Using your intuition. Ganun yun. And malakas yung pakiramdam. Malakas yung senses din, na. And lalo na yung intuition, yung mind. Iba yung perception eh. Pag perception, pati katawan yun eh. Perception, basta, iba yung perception sa intuition, right? Intuition is more on mind. Sa ano, intuition, no? Yung focus. Sa taas yan, sa crown yan, chakra. Ganon, sa crown chakra. Yung perception naman, lahat yan, no? All your senses, all your body, gumagana, right? So, ganun yun. So, kung merong evil energy, evil spirit, or may nagsisend sa'yo ng spells, demonic spirits, mga ganyan, you can feel it pag malakas yung perception mo. Your intuition, you can do some astral travel, send messages, information, you can talk using your mind, telekinesis, power, ganyan. Yeah, that's it. Ano ba yung interesting na papasok sa buhay mo? Ano yung mga interesting? Something interesting na ma-excite ka ba? Knowledge. Magkakaroon ka pa, makapag-accumulate ka ng mga knowledge. Kasi, ano ka eh? Excited ka na makapag-accumulate ng knowledge na malaman mo. Yung mga hindi mo pa nalaman, ganyan ka eh.
talagang na-excite ka, interesado ka, it makes you feel positive, more positive, excited, more, para sa'yo interesting yan, no? Yung makapag, yung may ma-learn ka, malalaman mo, no? Na, sa, tingin ko yung mga hidden pati, no? You love to know, you love to learn, you love to seek, ganyan ka eh. So it's knowledge. Something interesting na knowledge, kaalaman, yung darating sa'yo, no, na talagang so interesting para sa'yo. Oh, hindi interesting yan para sa iba. Iba ka eh. Yan ang nakaka-excite sa'yo. Interesting para sa kayo, sa'yo yung may mamalalaman ka. Ganyan yung mga tao mga wise. Yung may wisdom. Ang matatalinong tao. So, yan. Sorry. Okay. Ano ka oh, intuitive. Gifted ka eh. And you can heal. And your mind is sharp. Matalino ka oh. And that's why madami kang kakayanan, madami kang abilities or skills or anything, no, na kaingitan ng iba talaga. Kaingitan ng mga igitira ng evil. Ang hindi evil diyan mag-spend ng time sa ingit, no. Mag-sikap yan sila na gumaling o kung ano, mag-accept nila kung hindi, kung wala man silang ganung kakayanan, accept nila yan. Evil lang naman yung talagang pinagtutuunan ng pansin, yung gift or abilidad or kung ano yung meron yung iba. Right? So, ganun lang yun, guys. Debatehan to. Joke lang. Ano pa yung mga darating sa'yo na something exciting and mapapatalon ka sa tuwa? Ano yun? Or maybe this is someone na knowledgeable person, pwede na gano'n. Pero it's knowledge. Learning, you can learn something. Para sa exciting yan. You're a seeker of truth and kaalaman, karunungan. That's why it's exciting for you, no? It's a choice. In love. For sure, in love. You will have, or there will be choices in love. Or, magkakaroon ko ng options. Or, yeah. It will excite you. Any choice na you could choose. Who you will choose, no? Si Juan, si Pedro, si San Pedro, si Juan Tamad, ewan. Ganun. Doon ka. And also, ano pang, sino ba yung person? May person bang darating sa'yo? Ano energy niya? Ay, guys! It's like a lover's card, no? It's like a lover's card here. And malakas ang perception ng taong to. Merong perception dito. For sure, malakas din ang perception mo. I don't think so kung malakas ang perception mo. Basta merong intuition dyan, no? Itong taong to, malakas ang perception. Nararamdaman kanya kasi malakas yung perception niya. Ibig sabihin yung senses niya. May extra senses siya. Nasasagap niya yung energy mo. Anyone na masagap niya, no, na close sa kanya or malapit sa kanya. It's your lover na. Someone na parang intimate sa'yo, romantic sa'yo, na, or someone na in love sa'yo yan. Let's see, someone na in love sa'yo. Ano ba ito? Upright? Someone na in love sa'yo ba yan? Ay, hindi. Someone na in love ka dyan. Ah, someone na in love ka dyan, pero wala kang magawa eh. Hindi siya in love sa'yo daw. Hindi na ibig sabihin ito na in love siya sa'yo. Pero alam mo natin kung mahal ka ba niya, no? Ikaw to na in love sa kanya. Siya ba itong malakas ang perception? Siya ba yung malakas ang perception? Ay, hindi. Ikaw yan. Ikaw yung malakas ang perception. Nafe-feel mo siya. Ikaw yan. Madami kang gusto. So, yan. Malalaman mo yan pag sa'yo na reading. Kasi, ibig sabihin, you know, honest ka, no? Pag ikaw. Kasi, yan ang mga signs na readingan. Healer. Totong healer. Hindi faking healer, ha? Yung healer-healeran lang. So, ganon. Totong healer na makapagpagaling talaga, no? Kunwari, ginamot ka. Hindi pantay yung daliri mo. Papantay yan.
isang ano lang yan. Or dalawa, tatlo. O kung ano man. Mahinang powers, di tatlong ulit. Mga ganyan. Saglit lang yan. O isang ulit. Ganyan. Kahit nga ano eh. Kahit nga devil eh. Mapalayas mo eh. Ah, someone na passionate ka sa kanya. Gusto mong mahalikan sa noo, ganun. Gusto mong, or na-feel siya, or gusto mong maamoy-amoy siya. Malakas yung ano perception mo. So, malakas yung senses mo din. Ay, pagka-sensual ka. Sensual ka talaga with this card. So, feel, you feel every inch of his or her body. Ganon. With this card. Ganon. Feel mo talaga, feel na feel mo siya. No? Feel na feel mo siya using your perception. Malakas kasi yung perception mo eh. So, pag na-feel mo siya using your perception, nararamdaman ka din niya. Nararamdaman ka din niya. Nararamdaman ka din niya. Pero na to, lumalayo siya, iniwasan niya. Ay, iniwasan niya kasi nasasaktan lang siya. Ay, hindi. Hindi pwede. Hindi pwede maramdaman ko yun. Sabi niya, person. Siguro masama yung love niya. Ayaw niya na maisip ka. Ayaw niya ma-feel ka. Kasi, ayaw niya ma-stress. Ayaw niyang yung hindi peaceful yung utak niya. Bakit pag naisip ka niya, pag nafe-feel ka niya, ano ang naramdaman niya? Nagja-juggling siya. Parang may option siguro tong person. May option na yung person mo. May iba yan na karelasyon. Pwedeng may iba yung karelasyon. At may pinapriority siyang iba. Meron ata. Meron siyang pinapriority na iba eh. At yun ang gusto niya i-priority. No? Yung tao na yon, hindi ikaw. Bakit ginagayuma siya? Let's see, ginagayuma siya nun? Hindi naman. Mahal niya lang talaga yon. Hindi naman niya mahal. Ano ang habol niya doon? Pera? Let's see, pera. Mukhang pera tong person. Sabagay, malagay pera, no? Discarte nila yan sa buhay. So, yan. Sa panahon ngayon, no? Malaga yung secured financially, kahit di mo mahal. Kahit, yung iba nga eh, kahit mahal nila, kahit na-attach sila dun emotionally, pag may makilala na mayaman, mapira, gara yung buhay, masigana sa pera, yun ang pipiliin. Practical. Practical nga yung iba eh. Ganun. Dahil ayaw maghirap sa buhay. No? Matutunan din naman daw mahalin. So, ganun yung rason ng iba. Kasi sirap ng buhay. Takot maghirap. Takot madusa. Ganun. So, ganun talaga yung iba. No? Iba-iba yung tao. Ganyan. So, mas mapera siguro sa'yo. So, yan, babae or lalaki ka man. Alam niyo naman. May lalaki din na pera din ang habol. May babae din na pera din ang habol. So, ganyan. Ganyan. No? So, depende kasi yan sa mga pinagdaanan sa buhay. Maring hinahirapan sa buhay. So, ayan. Yan daw ang darating sa'yo. Yun. Something exciting. O, kaya pala exciting eh. Kasi, feel na feel mo yan. No? And, mahal ka ba niyan? Yung person na yun na darating sa'yo na you feel intimate and sensual pagka ginamit mo yung perception mo, pag nafe-feel mo siya. Mahal ka ba niyan? Ay, ba't ito yung ginamit ko? Eh, ito na lang. Kasi, iba yan eh. Mahal ka ba niyan? Itong tao na to na darating sa buhay mo? Na, ayan, yung parang connected ka eh, no? Intuitively, gamit yung perception mo, itong tao na to. Yung tao na yan, mahal ka ba niyan? Tingnan natin kung mahal ka niya. Ay, hindi ka niya mahal. Kaya hindi siya in love sa iyo eh. Pero darating siya sa buhay mo for anong reason? For ano na reason? Let's see. Wait lang. Hindi ba ka matumba eh? Oh. Yeah.
Yan? Initan ka pag hindi ka maglagay ng biga. Init lang dito pag yan. Uy. Ano na ba yun? Let's see. Kung anong rason? Ang nakasemi-pregnant po na. Ano ba ang rason ng taong yan? Bakit ba narating doon sa buhay mo yan? And ma-excite ka pag dumating yung rason niya at darating siya. Matakot na ano? Na mawalan siya ng lugar sa buhay mo, ganun? Let's see, ah. Hindi. Natakot to na maging guarded ka. Na maging defensive ka na kumbaga, mawala na siya ng hindi ano, mawala na siya ng lugar sa buhay mo, na maging defensive ka na sa kanya at kasi ano, you know, in reverse, no, yung lumabas, pero parang ganyan, natakot siya na pagdating sa kanya maging defensive ka at may dumating, may mag-offer sa iyo na sincere offer na kakilala niya na pinagsisilosan niya sa'yo, ganon. Hindi. Na may mag-offer sa'yo na seryoso. Ganon. Hindi. Na may mag-offer sa'yo na karibal niya. Ng cup of love. No. Na may mag-offer sa'yo ng cup of love. Umahanap mo yung ano eh. Yung the one. Yung merong soul connection sa inyo and maging defensive ka na sa kanya. And maging defensive ka na sa kanya dahil nahanap mo na yung the one, nahanap mo na yung hinahanap mong person na may balance and harmonious yung relationship nyo. Tama, yun na nga yun. Kasi six of cups yun eh. So, ganun guys. Kaya natakot pala siya. So, ibig sabihin, hindi kanya kaya makawalan. Ibig sabihin, still, naka-hold on pa rin siya. Or kinikip ka pa rin niya, no? Yun nga lang. Siya nga ba ang nakatadhana sa'yo? Siya ba yung nakatadhana sa'yo? Ang taong yan? Ay, hindi. Hindi siya ang nakatadhana sa'yo. Sorry na lang siya pag bumalik siya sa'yo. At, may excited ka. Pero, I think, nasa iyo yun kung pagbibigyan mo. May nakatadhana na sa'yo? Wala. Meron bang nakatadhana sa yung person? Mahirap yun pag meron nakatadhana sa'yo. Sorry na lang siya. Meron. Lover's card pa naman, oh. Meron. Meron nakatadhana sa'yo yung person. Person mo na ngayon ang nakatadhana sa'yo kung meron kang person ngayon. Kung meron kang person ngayon. Ano ba ito? Upright? Palang eh. In reverse. So, hindi. Kung meron kang person ngayon, kung meron kang karelasyon ngayon, kumahanap mo to, alam niya may nakatadhana sa'yo, yung mayroong soul connection sa inyo, alam niya to, yung tungkol dito. So, natakot siya. So, pag nahanap mo na yung the one na yan, na nakatadhana sa'yo, defensive ka na sa kanya, close na yung door mo. Pag pumasok sa buhay mo, wala na. Ay, hindi na pwede, resist mo, hindi, ayoko na sa'yo. Nandito na yung taong totoong mahal ko, yung totoong mahal ako, yung taong gusto kong makasama habang buhay. Ayokong palitan yan. Eh, hindi ko pagpapalit yun sa'yo. Doon ko na sa iba. Parang gano'n. Hindi na. And wala na kumanap na ganito. Parang gano'n. Yung sabihin mo. Hindi pwede. Mas mahal ko to. Mas malaga to. Parang gano'n. Parang nandiyan na yan. Meron kasi. Nakatadhana sa'yo. Siyempre, mas matimbang yan. Nakatadhana na yun sa'yo. May soul connection pa kayo. Or basta nakatadhana yun sa'yo, no? Yan na yung the one. Kumbaga, pure ang pagmamahal niya sa'yo. No?
hindi kanya lulukuhin, hindi kanya na take advantage or taken for granted lang. Diba? Kasi tamang person para sa'yo. So, sino yan? Sino yung nakatadaan ng person para sa'yo? Kaya mo na yun. Hindi naman yun ang nakatadaan na sa'yo. So, ayan, mahilig to sugal? Sa sugal? Mahilig ba yung sugal? Yung nakatadaan ng person sa'yo? Mahilig sa sugal? Ah, mahilig sa sugal. Napaka-positive niya pagdating sa sugal. Baka nagkakasino o basta mahilig sa sugal. Ipagkasugarun lang. O sa sabong. Sabongiro, sabongira. Or mahilig siya sa alahas. Lalaki o babae, ma'am. Diba, meron na mahilig siya sa alahas. Possible na mahilig siya magbigay ng alahas pamilya niya din. Kunwari, sa nanay niya. Hindi. Sarili niya lang. Pagka asawa ka niya, bibilhan ka niya palagi ng alahas. Ganon, mahilig siya sa alahas eh. Oo. Oo, bibilhan ka niya palagi. Para bang obsession bumili ng mga alahas. O, baka panay na yung ano mo, bit-bit mo ng ano, ang bigat-bigat siguro ng mga gold mong dala-dala. Pakwintesan ka niya ng mabibigat na gold, na ginto. So, ganun. Nasa'yo naman yan kung hilig mo din yung mga ganyan, no? Meron tao na simple lang na ayaw ng mga ganyan, no? Pero ano yan, yung mga gold na yan, ano din yan, nakakadepensa din yan kahit paano, no? Sa mga negativity, mga ganyan. So, let's see. Ano pa information dyan sa tao na nakatadhana for you? Ano main energy naman? Let's see. Oh. Okay. Mahilig siya sa mapuno, forest, natural, simple, no? And also, malapitin ang mga hayop to. Kapag mahal sa hayop, grounded. Mas lalo siyang, para na-feel niyo yung grounded siya pag nasa nature siya. Pag nakapasyal siya sa mga magubat-gubat, mga ganyan ba. And also, balance to. Or pwedeng earth angel. Earth angel ba tong person mo? Earth angel siya? A person. No, it's not a person. Earth angel ba tong nakatadhana ng person sa'yo? Earth angel? Earth angel siya. Ikaw ba earth angel ka? Ay, ano ba to? Eto. Yo, earth angel ka. One more card kasi dalawa eh. Earth angel ka ba? Hindi ka earth angel. Ano ka? Tao ka. Tao. And let's see. Ano yung mga wishes mong matutupad? Ano tong wishes mong matutupad? Queen of Fire. Ano to? Ano tong Queen of Fire na to? Na maging active ka na, maging energetic, fiery yung personality mo, driven, and also yung talsiklat ng negativities, mga ganyan, mga evil energies. Mataas yung self-esteem mo and also full of courage yung pita sa mata mo and ganyan. Confident ka and also maabot mo yung mga goals mo, pangarap mo, masuksid ka, wala na yung mga blockages, no? Aktibo yung isipan mo, bright, no? Talino, ganyan, klaro. And Earth Angel. Ano ka ba? Actually, wise ka naman eh. No? So, bawi lang yan. So, ganun. Kilala mo na ba? O kilala ka na ba? Magkakilala na ba kayo ng nakatadhana ng person sa'yo? Magkakilala na ba kayong dalawa? Minsan, nade-delay talaga yan, no? Kasi hindi pa divine timing. Pero, malay nyo, kung divine timing na, no?
Magkakilala na ba kayo ng tao na katadhana sa'yo? Oh, hindi pa oh. Hindi pa. Hindi pa daw. Ano yan? Negosyante? Ah, negosyante siya? Mayaman? Tingnan natin. Mayaman siya kasi masipag siya eh. In reverse. Wala akong tinanong dun. Ano pa ba? Wala lang. Binalasa ko. Ano yung looks niyan? Good looking yan? Good looking daw yan. Yeah. Pag nasa yun na yun, i-keep mo yan kasi hindi mo papakawala kasi good looking daw yan. Kasi, oh, you know, para bang maging greedy ka, akin to. Parang ano. Hindi pwede mapunta sa iba. Good looking to. Parang ganun. So, ganun. Ano yung, foreigner ba yan? Yung nakatadaan ng person sa'yo? Ano, foreigner ba yan? Foreigner. Ano ka? Earth goddess? Earth god? Charot. Tingnan natin. never mind. Joke lang yan. Parang ano ka lang. Yung siya seryosoin yung mga gano'n. Napabay tanong ko man. Ako matanong. Ano pa? Ano? Foreigner daw, di ba? Foreigner. And, hindi siya Pinoy. Hindi siya Pinoy. Nagtadana sa'yo. Puting-puti ba yan? Puting-puti yung balat niyan? Parang, cotton, charot. Ano? Flawless, puting-puti? Puting-puti daw. O, di ba, sensual ka? So, you will like it. Di ba? You will really like it. You would like it. Maganda bang mata niyan? Oh. Ano mata niya? Singkit? Ba't parang singkit to? Singkit daw. Incheck dito. Incheck. Ano ba yan? Incheck? Ba't incheck dyan eh? Ah, incheck siya. Baka incheck may lang incheck o half Chinese, half Japanese o ano ba? Puro incheck yan? Puro incheck yan? Ah, hindi. Mix ata yan. Baka Chinese American, Chinese Australian, Chinese European, Chinese Pinoy. Ganon. Chiknoy. Chiknoy. Chicks. Chicks. Chicken Joy. So, kaso lang yung Chinese daw. Madalang na maligo yan ata. Maligo. Kaya kwento pa nga yan. Pero Chinese din siya. May lahi din siya na, ano, na Chinese. Ito totoo lang ha. Oo nga, may alam ko na open yung iba dito sa ano. Pero kung ano lang totoo, right? Yung amo niya daw yung check dun sa ano. Sa Quiapo. Quiapo ata yun. Sa Quiapo nga. May ano siya na may tindahan sa Quiapo eh. Nagpwisto doon. Hindi daw yung natutut brush. Yung Chinese daw. Madalang daw. Wala man lang daw bawas yung toothpaste na nilagay niya doon sa... Hindi daw natutut brush. Pupunta daw sa, ano, sa counter na ano niya. Eh, kahit hilamos mo ka, hindi daw. Ganun yung mga Chinese. Tapos, yung isa naman na... yung kapatid nung Chinese na yon na amo niya, nakapag-asawa ng half Pinoy, half Chinese din. Bagaw na daw paggamitin yung asawa niya na Chinese, purong Chinese yun. Sabihan niya muna, sinasabihan niya daw, maligo ka muna. Bawo. Ayaw daw patabihin sa kanya hanggang hindi nakaligo.
So, ayan, guys. Ito na lang for collective reading. Sa mga baguhan ko dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.